Marami kami mga pasanin sa buhay, mga dagok sa buhay, na alam naman natin na ang mga ito ay nangyayari talaga sa buhay natin. At alam ko yun na kung hanggat makakaya ay kakayanin at gawa ng paraan. Alam ko yun. Ngunit ang mga nangyayari sa aming pamumuhay ay hindi lamang normal na makayanan ng isang tao ayon sa kanyang lakas, ayon sa kanyang talino, ayon sa kanyang pamamaraan para malutasan ito. Dahil ang tao ay may limitasyon, may hangganan talaga, at hindi kaya mga bagay-bagay na nangyayari. At ganun ako, ganun nakikita ko na may kahinaan ako, nakikita ko na hindi ko kaya ang mga ito, hanggang sa humantong na talagang kailangan namin ng tulong. Kailangan ko ang tulong na magbibigay sa amin ng kalunasan, ng kaliwanagan, ng gabay para yung pamumuhay namin ay hindi masyadong mahirap talaga, na masalimuot talaga. Kagaya rin ng pagkakaroon ng mga sakit ng aking mga anak. Nananalangin kami. Oo, nananalangin. Dahil nananampalataya kami. Ako'y nananampalataya sa Panginoon. Ngunit para bagang may umahad lang talaga. Para bang katulad ng isang gadget. May gadget ka. May cellphone ka. Ngunit hindi mo maipaparating sa kinauukulan yung gusto mong iparating na mensahe o kung anuman. Dahil sa wala kang data. Wala kang load, wala kang link access para may parating sa kinauukulan. Ganon ang aking nakikita sa aming pamumuhay noon bago pa man ako nakisali dito sa gradong aklat na ito. Kung kaya dahil sa naranasan namin na parabang suklula na, hindi ko na maisip yung mga problema na nangyayari sa aming buhay, yung mga transaksyon na sana ay okay na, ngunit kinabukasan ay hindi matutuloy, yung mga sakit na naranasan ng aking mga anak, kahit na anong gamot, marami mga gamot na pinapainom, okay at gagaling sila, ngunit marami namang gastusin na kailangan papunta ng ospital pa-check up sa doktor. Na kung titingnan mo, ang simpleng sakit lang, ngunit bakit maraming mga komplikasyon pa na nangyayari. So, ang mga bagay na ito ay sumula na, kumbaga, kailangan na ng kalunasan. May kung anong mali, may kung anong umaapekto sa aming pamumuhay. Ganon din sa pananalapi, sa kahirapan na aming naranasan. Na kung saan kung may pera kami, isang araw o ilang mga oras lamang, yung aking mga kapamilya ay humihingi din ng tulong. Kami mawawalan, sinasakripisyo ko yung pangailangan namin para lamang tulungan sila. Ngunit kapag ako naman ay nangangailangan at humihingi ng tulong sa kanila, para bang wala lang, hindi sila masyado naapektuhan. Ako talaga naapektuhan. Yun ang ilan sa mga problema na kung tingnan ko, ako naman ay nananalangin, humihingi ng tulong, nananampalataya sa Panginoon, ngunit para bang may kulang, hindi niya mapakinggan, hindi niya ako matulungan kagad-agad sa mga suliranin ko sa buhay.